kailan pa kayo ilalaban? Stag ngayon 6 months to 7 months. The earliest na pwede ilaban, 2024, 3 years old na noon. So, to be safe, at 4 years old sila, 2025. Natin, at least magkakamukha. Hindi na po ako may inip dito na sila ay bantayan, no? So natin, bisitahin natin sila. Dapat po, pag magpapagulang ng manok, talagang korsonada mo, walang kabutas-butas. Hindi mo sa korsonada. Kulang pa ang katawan ng isang to. Pag gaganan po, naman ako, nagagamit ko muna ang brood cock. Ang 2 to 3 years pwede bago ilaban. Habang pinapagulang, iagawa ko pong materyales. Kasi po, ako ay line breeding. Kumbaga sila-sila lang magkakamag-anak. Napunan natin itong isang hatch na ito. Please, hindi ko pinapalungan. Kasi para sa akin nagiging ordinaryo na lang pag may palong. Pagka pungos pala, gusto ko may palong. Stock po ito. Batang bata. Pag gusto ko pa sa manok, ako po nagpapalaki simula sisiyo. Kapag yan po ay naitali na, wala na ako sinong gana dyan. Iniintay ko na lang madalawahan lugon. Hanggang tatlo. Batang bata po to. Di pa ho na-sparring itong mga to. Sabog pa ang balahibo nito. Medyo may nervous pa ito. May dinaramdam. Tingnan natin. Pwede sisipunin pa o kung ano man. Ito ho. Matured na. Maganda ang isang ito. Tingnan ko na rin. No. Binawasan ko na yung tulis ng tahed para pag kinord at ibinitaw, hindi na ho ako magga-gloves. Ano lang po, ano ba ngayon, mag 4 p.m. tapos na sila kumain. Titingnan nyo po pag stag kung magkano kumain. Ang pagkain po nito ay Shunjin Warlord Premium Ready Mix. 70% ang grains, 30% ang pellets. Or pwede rin po yung Shunjin Warlord Premium Mix. Basta 30 to 35 grams. Pero pagkakaano po, 30 grams okay na po pag Shunjin Warlord kasi balansyado na po yun. Wala na po kayong ihalo. Wala kayong gagawin kundi i-deworm, i-delouse. Deworming every 15 days, 30 days, i-delouse. Gano karaming purga ang uubusin nito bago ilaban. Hindi naman po sila banded. Kaya dapat po, hindi ka mainip. Magpagulang naman ako pag kursunada mo. Po natin yung katabi pa. Ang mukha eh. So ayan. Kaya po hindi naman ako commercial breeder. Ang akin po yung pansariling gamit. Kaya gusto ko po makikinis. Ayoko po na may pintas. Kasi nga ang tagal mong kasama. Tapos kaya mahirap ang kak. Hindi mo naman siguradong mananalo ang tagal-tagal mong aalagaan. Hindi bali pong kukonti. Basta kursunado mo. Pero sa ngayon po, yung may pellets ang pagkain nito. Kasi yung pagpurong grains, ang pinalulugunan lang eh. Ito po, kailangan may katawan. Kaya medyo may adjustment ang protina. Tama po yung binte. Tama yung kulay, tama yung mukha, based sa aking standard. Tingnan natin siya. Dito muna po, pwede kayo mag-hardening. Ito pong ganitong pen, multi-purpose pen. Yan yan, ganyan kulo, alaw, hilera sila dyan.
Pwede mo yung hardening, pwedeng breeding, pwedeng brooding, depende sa purpose mo. O, di ba? Kamukha. Ito pa isa kamukha. O, yung una natin kanina. O, pasukin natin. Obserbahan natin ang kanya. Ano. Ang pintuan po ay laging patulak para pataboy siya. Pagpahila, pagguto, may masasalpukan yan eh. Ito mo, may nervous pa. Hindi pa sila tame. Hindi pa ho kasi hawakan. Tingnan nyo po pagkabalansyado ang pagkain. Ano. Makinis po ang balahibo. Hindi nalaki ang tuhod. Laging lapis ang paa. Ang puti tulay. May puti na agad sa buntot. Stag pa lang. Well range po ito. Napagala ng gusto. Paglalaban po kasi ng stag derby, dapat ay na ano, may range. Hindi po pwede. Pero, hirap po ako mag-breed ng gano'n. Lagi argabyado ako sa edad. Kaya tamad ako lumaban ng stag. Ang hanap ko po ay panalo. Kung maaari ay siguradong panalo. Hindi yung nagmamadali. Dahil po, pag minadali mo yung sabong, eh, lalo ka lamang may iiwanan. Ang nagmamadali, ang nakakasalubong ay napakatalas na talim. Tuwan-tuwan na ako dito, ganda ng kulay. Nadilaws na, nadiworn din. Kaya po, tingnan nga, pulang-pula yung mata. Ang muka, pati. Kaya may nervous pa ito. Kailangan dito pag na-cord. Pagkakakain, tanda nyo, tip ko po sa inyo, pagkakakain, saka nyo sila hahawakan. Kasi relax na sila noong busog. Diba? Pag busog ka, relax ka rin. Pagkagutom po, doon nagkakameron ng tendency na sila ay mamalo. Isa po yun sa pamamaraan para wag maging man fighter. Punta na lang po kayo dito para may share ko sa inyo ng hands-on. Panoorin natin sila pag pumasyal kayo dito. Okay lang naman po sa akin, wag lang yung may kasabay na seminar, umilakad, nag-field. Pero usually po, hindi naman ako maalis. Bantay ko po sila 24 hours a day, 365 days a year. Tingnan natin. Bisita ko natin. Malikot pa. O, tingnan ninyo. Ang aming, ano, ang painumang kuskuso ng umaga at hapon. O, tingnan nyo. Sipag ito si Makmak. Ganyan siya sa akin. O. Dapat po gano'n. Parang ikaw ang iinom. Binabalawan din. O. Diba? Yun, o. Fresh water na kailangan. Sa ganyang pamamaraan po, natutulungan natin sila. Laging kuskos ang painumang. Tingnan nyo, alinaw. Kumbaga, siguraduhin mo, kaya mong uminom sa kanila pa inuman. Pag hindi, eh huwag nalang, magkakasakit lang yan. Wala na nga silang tsinelas, sapatos, kutsara, pinggan, naka-expose sa lupa ang pagkain. Diba? Kaya po natin, balaorin natin sila. Gusto ko sila, oh. Kulay. Kunti lang po ito. Patatandain ko pa. Ilan lang sila. Bagay, yearly naman ang kailangan ko lang ang panlaban ay 9 piraso. Kasi sa international naman tayo lumalaba, world slasher eh. Gusto ko lang po ay laging yung talian, yung cording ay puno. Walang bakanting kulungan. O, parang gano'n, no? Katatabas lang. Ha? 1 week pala, mahabala ulit. Mo. Gusto ko po lagi walang bungi. Gusto ko po, ito. Definitely, nakakalagay dito sa page 1, 2, 3, 4 ay kursunada ko po. Nako. Kasi kak-oriented po ako eh. Sa kaka kong lumalaba, minimum 3 years old, 4 years old, 5, 6, bago lumaban. Ano lang po ako, hindi ako mahilig yung laban ng laban. Kung sigurado mananalo, lalaban ako ng lalaban. Eh hindi rin naman sumasama po pakiramdam ko pag talo. Nalulungkot, nahihirapan, eh di doon na sa kak at sa dulo labanan na doon na tayo mapahiya. Ano po ako, tingnan ninyo itong round pen ito or the vertical pen, dyan muna sila para po pagkagaling sa range, dyan mo sasanayin, lalagyan ng temporary cord o yung pahila para wag mamilay sa cording. Inobserbahan mo ang pagkain nila at kung ano naman po may problema, kulang pa katawal, eh di obserbahan mo para scientific ang paglaki. Nakakalipad pa rin ng malaya.
Kasi pag na-record mo na yan, di mo na siya mababago eh. Yun na ang foundation na ibigay mo. Kailangan, strong foundation. So po, marami po ako isi-share. Mag-member po ako sa, kayo sa MR Sungenesio Conditioning Camp. Malapit na po yung ating farm base seminar. Allowed lang po kung mag-attend doon ay members. Yan, umaambong po ngayon. Kung hindi maayos ang vaccination medication nyo, pwedeng tamaan ang sipon yan. Sige na lang po. Nag-share lang po sa inyo. So, inuulit ko, pag ganito po, ay with pellets na pakain yung ating Sungin Warlord Premium Mixed Grains. Sungin Warlord Premium Ready Mix. Tamang nutrisyon para po may proteksyon.